Welcome back again mga chef. OXC back again with another vlog. So this is another patayin na natin si Green Department. So wala nang instruction. And again, wait. So mixer to. Yung screw. Mixer to. Oops. Mixer to. Mamaya ko na lang yung ano. Back to the topic. Welcome back again sa vlog na to. So ngayon, sa requested video ng ating isang viewer. Kaya yung request niya kasi is yung pinapademo niya yung Crown Jackhammer na 1x7 ng Crown. So ayan, tsaka meron ng Crown 1x7 po yan sa MCB. So ayan yung ititry natin na loaded na sa MCB. Ayaw mag-focus. Ito na yung loob ng MCB mga sir. This is a Crown JH-157 and JH stands for Jackhammer Series. So sa Jackhammer Series po ito. And ito yung isa. So kung nagtaka kayo, parang hindi magkapareho yung ano, yung design ng box. Kasi parang alam mo na, kung DIY, kasi is nag-experiment ka ng design. Kaya hindi mo alam kung saan yung ano, pinapalitan mo yung disenyo mo, kada gawa mo kung ano yung mali mo. And ito yung unang design kasi oh, yung naka ano ng konti, hindi siya straight, may konting angle na paganito. So dito naman talagang straight lang. Kasi ano lang yun na eh, parang eksperimento lang na design. Hindi naman ano, so wala naman natin, wala naman perfecto na design kung nag-eksperimento lang tayo. So ayan po, dalawang ano po yan, 157 na i-demo natin mamaya. Itatry natin siya sa MCB gamit ng ating Sakura 737. Kung maganda raw na combo yung 157 sa 737 na Sakura. Ayan yung panahon. Kaya nga ano ko eh, pinapawisan ng dito. So by the way pala, Opas Battle of the Sound na merch line ni Sound Addicts available po sa kanya, sa channel niya. So PM niyo lang siya, Sound Addicts Group. So big shout out sa iyo. And again, yung demo mo, yung request mo, i-demo natin yan pagkatapos ito. So yung volume niya is 16. So typical na ano tayo na setup. Kasi mas maganda yung ano ng Sakura natin is huwag natin palipasin sa 16 or sa kalahati yung volume niya, kasi mas maganda yung ano niya, yung max power niya ilalabas niya sa ganyang kasing limit niya lang. So hindi natin i-pupush sa limit yung ano niya. Kasi yan yung madaling masira yung ampli natin kung pinupush natin sa limit. So again, is tatry na natin mag-play. So this is, ano po ito, dust model na remix ni Chubraff. So kung pamilya kayo dyan, nandiyan po sa channel ko, pwede po yan i-download kasi hindi siya copyrighted. Tignan natin yung volume. Seven is parang medyo may boses sa talaga kasi ano siya eh. Sabi ng iba kasi pang mamaganda raw siya pang mid or yung ibang design ng speaker diyan sa diyan sa raw maganda. May halong boses yung 157 kaya maganda siya sa karaoke and for yung speaker type gaya ng mini scoop ganyan. Try natin ulit. Palit ng music. And yung next music na to is yung remix ko dati. So hindi naman to remix kasi soundcheck lang naman to.
So kung gusto niyo ng download, pwede po niyan download tapos pang pwede po yan pang soundcheck. Ng dati kong remix. Kasi tumigil na ako sa pagre-remix kasi masyadong matrabaho yung mga ganyang klaseng ano, mahirap mag ano. So, kinig lang tayo. Bayo naman siya ng konti, malakas naman. Kung naririnig nyo, nag-vibrate yung ano, yung mga galvanized sa itaas, yung sin. May bayo ng konti, pero ma, ano na siya, hindi na siya siguro mainam sa MCB yung mga 5.7 sa pagkakalam natin. Kung gusto natin siyang lagay sa MCB, okay lang, kung gusto mo, lagyan, lagay mo dyan. Pero sa advice ko lang, mas maganda po na nakaharap yung speaker ng ating 157. Mas maganda po yung tunog niya pag nakaharap sa tao yung speaker. Hindi gaya ng mga horn type, gaya niyan. So again, ayan po. Hindi gaano kalakasan yung, o hindi gaano katigas yung bass niya para sa MCB. Yan lang yung na-notice namin. So sana nakatulong ako sa yung tanong kung maganda bang GH-157 sa MCB at pinarisa natin ng 737 na Sakura. Kung sa akin, okay na rin. Okay na rin yan itong MCB pero hindi tayo mag-expect na maganda-gandang bayo kaya yan ang masasuggest ko. Maghanap tayo ng siguro ng mga matitigas na speakers. Kasi yung cone ng 157 is parang yung papel niya is hindi matigas kaya yung bass niya hindi rin matigas. Yung parang ganyan. Ganyan yung definition niya eh. Kung matigas yung papel ng cone natin, mas matigas yung bass niya. So, ayan. So, thank you again for the note and see you in the next vlog.